Hello, hello everyone. Napatay lang ko, no? Good morning here in Paris. It's 6 degrees po ngayon. But the problem is, it's so windy. It feels like minus 2. Tutog daw kayo ba yun? Hangin. Marami na kaming nag-kurug-kurug pa. Oh my God. Oh my God. Rita? Yeah, there is fine. 6 degrees is not a problem, but the problem is it's so windy. Hala. Inglesera kaya ako. Inglesera po yung friend ko. No, the reason behind why it's so windy because we're just besides the river, we're in the sand. So you can see right now, we are. Oh my God. Kami sa may bridge kasi magkakape daw kami. But here it's so sunny. Go. Perfect. We need to they're closed. There's no entrance here. You need to... They're closed. That's the Liberty. That's the head of the Liberty. Oh, that's the Liberty. Oh my God, andito lang pala. Is it from United States of America? Diba? Sa dagat ba? Tigtaog sa dagat. Tigtaog, bubunas. Yan po. Diyan kami nakatira ko sa may ano. Sa Statue of Liberty, andyan na siya. Tapos yan po yung iPhone. Pero saan tayo mag-coffee, day? Yan lang siya sa gilid. Nag-iisa lang siya. Wala siyang kasama. Eiffel Tower lang siya. Dito na tayo. Corner where we can smell. Oh my God. Yeah, banigyan ko friend mo eh. Fuck. Fuck. Oh my God, grabe ang hangin. Nalulusok ba? Tawag doon, paano ba yan? Yung gabi talaga ang ano niya ba? Ang lamig. Parang ice. Nangangain. Uy! Okay yan. Ang ganito magtawin na ba? Uy! Here because it's sunny. I love it. Ayun na siya. Model na ang friend ko kaagad. Model na po siya ng ating BPO. May model na kaagad. Ala! It's Paris Fashion Week. Sa labas na ko eh. Sa loob. It's okay. Better, see? It's not pinky. Correct. Drip na, di-drip pa tao. Sa loob, nagipagsulod pa nga. Projector kaya ang ano ba? To smoke ano nagutta? Ayan, nagkain na tayo ng famous French croissant. So how's the taste? So, gusto ko yung ano yung may ham. Yeah, you can buy some croissant and then buy something in the grocery ham, then we can do it like salad. Bagat masarap mga with something. So, hindi ako nagbe-breakfast usually, pero sabi nila, I'm on vacation daw. So, lumabas mo na tayo kahit hindi tayo kapag-ayos ng ano. Dito naman sa harap ng bahay. Magpapa-inspire ako sa Eiffel Tower. Okay.
May date ko kasi si Brian, kaya ngayon lang kami kagabi lang kami nagkasama, tapos ano siya ngayon, day tour sila, tapos pagka 5 p.m. 3 p.m. tapos ang day tour nila, tapos 5 p.m. sila alis papuntang airport. So I did not bother na lang na disturbohin siya kasi yun lang pinunta ko dito. Pero kain na tayo, banding-banding lang din, friends. Oh my God! Masyadong mahangin! Magandang hapon po sa lahat! Andito tayo sa likod lang ng bahay ng friend ko. Sa likod lang niya yung Statue of Liberty. Ganon. So overlooking pa rin dito yung Eiffel Tower. Doon aside. Ito po yung Statue of Liberty na sagot. Binigay ng US parang congregation dito sa France to the government of France. So kasi kung maalala nyo lang o kung hindi nyo pa alam, yung original na Statue of Liberty na nasa New York is regalo ng France to the US. That's in the late 1800s, 1890s, ganon. Hindi ko alam ano yung specific date, pero nalaman ko yan during my college years. And the design ng Statue of Liberty is si Gustav Eiffel, na siya din ang gumawa ng Eiffel Tower. So yun yung niregalo nila sa US. And after 3 years, nagregalo din ng US ng Statue of Liberty dito, which is technically mas malaki to. Pero dahil hindi siya secluded, may makakatabi siyang maraming buildings. Tapos sa lugar na pinaglagyan niya, eh mas maliit siyang tingnan. Pero konti lang din naman yung difference nila. Siguro sa mga a few ilang dipa lang. But yeah, so this is how important to them. Yung culture, yung partnership ng mga countries. So that's why they have this, they celebrate. July 14 hata nila binigay ito sa Bastille Day. Yes. Bastille Day is very, very important. Pero technically binigay ito nila is July 4, which is the Independence Day of the US. So, may mga charger na drama, pero may ano daw doon, may malaking babasahin about the history, pero ayaw kong pumunta kasi ang lakas lang ang ngiti. Tinan nyo nga, nasisira nga yung buhok ko, ang aking red hairdo, silang sira. So, dito lang tayo, enjoy lang tayo this time, at back to shopping tayo, mas wala na tayong rice, wala ng rice yung friend ko. And maraming salamat for everyone who has supported my first day in Paris. This is our day 2. Andito na naman tayo sa ibang grocery store naman. Ito sa harap lang ng bahay ng friend ko. So, mga basic lang din naman. Tapos, usually kasi daw mas mahal dito. Tapos, meron silang ano, oh, pour juice. Fresh orange juice. Oh, magiging freshly squeezed talaga siya. So, dito lang muna tayo. Aray ko, ah, dito ba yung lotion pala? Ang tanong. Ano ang lotion dito? Mukhang mahal. Check natin ha. Namin. Yan din siya. Hawak-hawak. Waiting kami. Wala silang ano dito. Wala silang self-service lang na ano. Pero malaki naman yung store. Nice siya kasi marami din siyang options. Pagkain. Dito. Ang croissant, oh, 3-in-1, oh, offer pala. Wala namang croissant. Ito tart. Yung mga chocolates.
Kasi hindi kasi ako mahilig sa mga ganito ngayon. Kasi nagda-diet ako, diba? So wala kong extra ang kinakain. Ito lang saging kung pwede. Tapos pork for protein or sa muscle development and malin yung muscles natin. Tapos masirad na ako sa pagkain, nakakain drama. So, yun na. So, tuloy-tuloy ang laban. Ang lamig-lamig na ma. Madilim na dito. Anong oras na ba? Anong oras na nap? 6:40 nap. Ah, hindi pa siya masyadong madilim. Medyo ano, maliwanag pa siya konti. So, medyo late-late na yung ano dito. Yung kanilang... Ay, wait lang. Bayad pa pala ako. Kasi ka na? Okay lang sabi. Ako na ba? Bonsoir. Yung kanilang sunset dito is ano na siya, medyo mas ano, so long, shorter nights and longer days ang nangyayari dito. So, tuloy-tuloy tayo sa laban, ha? Magbabayad muna tayo ng ating lotion, kasi wala kong lotion, tapos stockings para sa lamig, anti-lamig. Pag miniskirt tayo. Let's try. Yung pagkain natin. So we have Bicol Express, yung tira. Siguro Bicol Express because ano to? Siguro Sitaw Express with konting pork. Ito naman. Adobong pork with konting sitaw. Ano ba to? Adobong sitaw with pork. Ito adobong pork with konting sitaw. And rice! Na tayo for our dinner. Oh my God. Diyos ko, lalaki na naman ang tiyan ko. Ay, kahirap pa naman mag-diet. Pero sige lang. If the right person would want me and it's meant to be with me, he will accept me as who I am. Charot! Palusot lang yan. Kakain na tayo, guys, ha? And ayan, tapos ito yung kumain at nakapag-napo ako. So this time, we're going to have inuman sa kanto, but it's the difference between... The difference is that we're in Paris, near by the metro. Ito yung ano, tipid-tipid lang. In short, ayoko na kasing gumala. Pero it's fine. Malakas yung hangin pa din. It's 5 degrees lang. Pero and it's Monday. It feels like -3. Tapos Monday din matahimik din yung mga bar. Doon na kami chill-chill, so... We're overlooking the, ano... Eiffel Tower as our view. So... Let's together with experience. My best friend. Later on, we're going to introduce my best friend to you guys. Woo! Yeah. Okay. Hello, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na po kami kumain. Hello everyone. Bonsoir. Tapos, bonsoir tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippines. Bonsoir Tagum City. Tapos andito kami, nag-chill out na kami sa labas. Ang kamay ko nang manigas na. Ewan ko masino nakaisip na itong ano idea na mag-inuman sa labas. Pero chill-chill lang kami. Yeah, it's cold. Kasama namin yung friend ng best friend ko. Tapos ito kami, nag-reminis ng mga memories. Tapos nag-share ng mga memories nila dito. Kung ano mga pangyayari. How they live their life dito sa Paris. And I think this is more fun. Tapos may na-meet kaming Vietnamese. Sabi niya, maganda daw ako. We met Philippines. The daughter and the father. Sabi niya, Philippines is a beautiful place. And sabi ko, and beautiful people too. Like me. Tumawa, it's so funny. Tumawa ang papa. Matanda. But yeah, just join us as we try to enjoy our night. Say hello. Say hello. It's a vlog. Say hello. So there's no... So, yun po ang nangyari. Ang lamig-lamig po dito. It's only 6 degrees actually, pero ang problema lang is malakas yung wind. So, ano siya, mas masakit.
Kasi mas malalim, mas gabi yung impact. Sick siya, pero feels like minus three. Yeah, so, it's so... Dito kami sa labas, may mili kami ng alak. Pero nice dito kasi it's a mixed-use area. Residential, ano siya, commercial. Tapos, dito lang dito sa likod lang ng bahay niya. So, dito pala mag-chill ang mga Parisians. This is how we chill. The simple chill that we have. Go cheers, Sante. No, it's not Sante. It's Taga. 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 Hello, hello. Sorry, medyo ano yung quality natin ng ating video for tonight. Pero kasama ko po si Zenon, yung childhood friend ko. And this is Gael. Hi, hello. How old are you, Gael? 27. Oh, you're old. Oh my God. How old are you? I'm 26. No, you don't look like 26. I'm pretty sure of that. I'm 26. Dito lang kami sa labas. Hi, I'm the oldest one. I am 38. Dito lang kami nag chill lang dito. Tapos kwento-kwento sa mga buhay-buhay dito, yung mga gang-gang dito sa Paris, ba? May mga ito pala dito mga ano, mga purok-purok bahay, gano'n, yung mga barangay-barangay ba? It's the same in the Philippines. We do have also like a small community here. Mga kanto-kanto, no? We know people, we know everyone in our community, even the vendors. Oh, yun nga siya, kung saan ka nakatira. Pero sa kanila, sa downtown kasi, so, mostly sa mga stores ito kakilala nila. Yeah. Tapos nanginginig na yung kamay ko, so we'll talk to you later. We'll be right back. And Gael is gonna sing. Say hi. Goodbye, goodbye. Say hello in French. Yeah, hello. Bonjour tout le monde. Oui? Comment allez-vous? And you will sing for us, yeah? No. Yeah? No sing, oui, no oui. Sing. S'il vous plaît. Maybe later. Ang labi, ang lamig, guys. Minus 3, ha? We're gonna wait for that. Kamay ko unang nanigas. Hindi na siya magalaw. Gaito na talaga siya. No, you should not feel cold because you're from Canada. Yeah. You're from Toronto. And you should used to be cold. You should have a good clothing, I think. Wala. I did not bring a sufficient outfit or wardrobe po para sa winter. Kasi akala ko medyo ano na yung weather for this time of the year, pero yeah, medyo malamig pa din pala siya, di ba? The official spring will be on March. Yeah. It's still February, so... Yeah, but I'll be back with my friend. I'll be back with my friend from Surigao. So, hopefully we'll be back here in Paris na in a better weather condition. Summer is great. Yeah, we'll be here by middle of April. Sabi niya. Yeah, so April is good, mm-hmm. But during summer, yeah, we're in the south. Yeah, so it would be a good party. Grabe na, wait lang ha. We'll be back kasi malamig talaga. Ayan, ayata sa kami mag-chill out. Hindi kami dala ng mga bag. Abangan niyo po yung kanta, the song of Gael. Yeah. Tell them, when are we going to release your song? It's gonna be in April, I think. But guys, yeah, soon. Yeah. Oh, just 1 hour. Wait 1 week. We'll have it released and it will be platinum record, okay? Gabi ang lamig, pero... Ah, yeah, it's so cold. Kari lang, chill out lang tayo. But it's only 5 degrees dapat, pero... Pero ano talaga siya, grabe talaga yung wind. The wind always makes the experience worse. So, yun lang siya. Pero kami, lipat kami sa kabilang building, sa bahay namin. Chill lang, nag-share ng mga stories. May na-meet kaming dumaan na mga Vietnamese. Half Vietnamese sila, pero dito na lumaki, dito pinanganak. So, pakilala, and we made friends and also. Chill out lang daw kasi gusto na lang yung kasi nagplay kami ng mga new mga music, so masaya naman daw ito ang lamig. So ang ginagawa nila, nag-hoodie. Kung wala kang bonnet or talk, mag-hoodie ka para alam niyo na yung mga lamig. It's very important, akala ko close na. It's very important na
makover yung head natin kasi kahit napitapos na yung spring, it's still going to cause some trouble. I think lang ha. Kaya maraming mga talk na kaganito. Kasi minsan, hindi ko feel. Hindi ako nilalamig pero hindi ko pala alam sa grabe pala yung effect niya sa katawan. So yung talk is very very important, especially sa mga malalamig talaga na lugar. Like mga Alaska, ganun. Mga Norway. Yun, part yan siya ng yung winter outfit ninyo. So lakad-lakad muna kami. Hindi muna ako mag-ano kasi yung kamay ko nanigas. Pero gusto ko dito kasi may mga parts dito na may lights. Properly done pa rin siya. Yan ba? Mga eskinita lang pero may lights siya. Tapos may escalator. Masaya. It's very very nice. Bye-bye. Siya, oh. Are you going? Bye. Bye-bye. Enchanté. Bisou-bisou. Enchanté. Why bisou-bisou? Have a good night, okay? Good night. Take care. Thank you so much. I'm going to pee-pee for a while. Ganun siya. For example, ganito, oh, may... May na siya dyan, oh. Pinay lang siya, pero naka-escalator na, di ba? Kaloka. Tapos dito, sa bababa dito, is metro station na siya sa harap namin. Nice yung area dito, actually. Ano siya? Very, very, kung dito ka nakatira, it's very, very accessible. Malapit ka lang. Kasi sabi nila, ano do dito? Sabi ng friend ko yung, kasi nakalipat lang nila, so hindi ako maka-video masyado ng buong kwarto nila, buong lugar. Kasi nga, marami pa yung mga boxes. Kasi like, literally, kakalipat nun talaga. Pwede sana ako mag-ano doon, pero limited lang yung mga place na pwede natin i-show. Pero sabi niya, rent nila is 1,000 euro. Siguro na sa mga 1,400 o $1,500. Canadian dollar. Sabi ko, oh my God, it's relatively cheap compared sa Toronto nga. Sa Toronto pag studio type na sa mga ngayon, grabe, over talaga ang pag-akyat ng rate. So hindi ko nga nangaalam pagbalik ko doon kung saan ako titira. Kasi grabe ang pagtaas ng rate ng Toronto. One bedroom nga lang, one bedroom o studio unit nga lang ha. Studio unit yan siya. Nasa mga 1,600 na. Sa downtown. So, where are we going? We're going home muna. We're going home. Oo. Tapos. It's freaking cold. Pero diretso na ta? Yeah. Diretso na ta, go. It's freaking cold. Go. Grabe ang lamig. Pero yung one bedroom sa Toronto, my God, nasa mga almost $2,000 na ang hirap-hirap. So, kinakausap ko yung friend ko. So, maghanap siya ng place. Kahit one bedroom lang. Sa... Magbili lang ako ng folding bed para sa kama, sa sala lang ako matulog. Kasi siya, gusto niya ng comfortable siya. So, one bedroom gusto niya. Pero sabi ko, share lang ako para at least magkano lang yung magiging ano, kurenta. Pero hindi ko pa alam ano mangyayari pagdating ko ng Toronto. Yun nga kasi, enjoy ko muna yung time ko with my family dun sa Germany. Kasi miss na nga ako ng, ng baby girl natin. Miss na yung mommy Ken niya. Hindi ko na alam ang gagawin sa kanya kasi tumatawag kanina. Pero sabi ko sa kanya, you count 8 nights, then I will be back. Yun ang promise ko sa kanya. So nag-start sila, nag-start na sila ng counting 1 night already. Hopefully, hindi siya magkalit sa akin kung maliit ako. Pero lakad muna tayo, very cold. May tayong chika ha? Yan po ang Eiffel Tower, wala na pong ilaw. Nakasang hangin.